Some Noise 4. Hello, isa na naman magandang umaga sa atin lahat. Ito po, mainitinit na balita pa ito sa nagiinit na naman ang ulo ng ating idol Rapi Tolpo. Gawa po ng meron pong napakalaking sindikato sa pag-modernize sa mga jeepney. Isa na po dito ang mga kawani ng LTPRB na mukhang isa na itong napakalaking buhaya daw, sabi ng ating magiting na senador. At ibang pakinggan ang kanyang salaysay para po lubos natin maintindihan ang kanyang mga sinasabi. For our hardworking jeepney drivers, Mr. President, ang bottom line dito sa nakikita ko ay salapi. May mga gustong kumita. Unang-una na dyan, they're now salivating. Tumutulo ng laway nito mga taga-LTFRB na atat na atat ng kumita ng mga pilak. God knows who does not pay. Alam niyo po yung sa jeepney? Nakalagay, God knows who does not pay. Maraming mga hudas. Ang kakapal na mukha nito mga taga-LTFRB, ang kakapal na mga mukha nitong ilan mga taga-LGU, hindi nag-iisip. Ang tanging iniisip lamang po nila, Mr. President, ang kanilang bulsa and adding insult to injury, saan galing, saan manggagaling itong mga jeepney? Galing ng China! LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board at sa mga kasabuat nito na LGU patungkol sa pagpaplano na e-phase out ang pambansang hari ng kalsada na walang iba kundi ang mga sasakyan ng ating mga jeepney drivers upang mapalitan ng mga modernong sasakyan na magmumula sa bansang China. Sa Senate session ng 19th Congress ay tinalakay ang pagpo-postpone ng pag-phase out ng mga pambansang jeepney sa bansa. Ngunit tutol dito ang mga senador dahil sa laki ng babayaran ng mga kababayan nating mga jeepney driver na aabot sa 2.1 milyon hanggang 3 milyon ang kailangang bayaran upang mabigyan ito ng bagong sasakyang gagamitin sa pagpapesada. Dito nga ay nanggalati ang mga senador dahil nadiskubre din nila na may mga buwaya at mga mafia pala sa likod nito na gusto lang talagang kumita kaya gustong gusto nilang e-phase out ang mga jeepney sa bansa. Dahil may komisyon pala ang mga ito sa bawat sasakyang maibebenta sa mga jeepney drivers. Panoorin natin ang mainit na eksenang ito. Good afternoon, Mr. We recognize Senator Rafi Tulfo. Grace po, I would like to commend you on your passionate and in pursuing this resolution for our hardworking jeepney drivers. Mr. President, ang bottom line dito sa nakikita ko ay salapi. May mga gustong kumita. Unang-una na dyan, they're now salivating. Tumutulo ng laway nito mga taga-LTFRB na atat na atat ng kumita ng mga pilak. God knows who does not pay. Alam niyo po yung sa jeepney? Nakalagay, God knows who does not pay. Maraming mga hudas. Yes, na gustong yumaman. Gustong tumibati ba? At the expense of the mga pobreng jeepney drivers. Just imagine 2.4 million po ang halaga ng isang yung modernized jeep na sinasabi nila. At 300,000 naman po ang mabibigyan ng subsidy. So 2.1 million po ang kailangang pagbabayaran ng mga jeepney drivers. Alam naman po ng mga taga-LTFRB kung magkano lang po kinikita ng isang jeepney driver sa maghapon. Ang marami sa kanila hindi pa nga po makabuo ng boundary. Ang ilan sa kanila isang kahit isang tuka dahil nga po mahina ang kita. Pagkatapos, kakargahan ng 2.1 million pesos na puproblemahin babayaran ang kakapal ng mga mukha nito mga nagtutulo-laway ng mga taga-LTFRB. At tama kayo, Mr. President, I agree with you. Yung mga taga-LGU ay kanya-kanyang diskarte. Ayaw magbigay ng rota dahil gusto nilang sarilinin yung rota kailan dumaan sa kanila. I have so many experiences, hindi naman po lahat,
ito mga taga-LGU, gustong kumita. Inuhuli po yung mga jeepney drivers. Inuhuli po yung mga tricycle sapagkat gusto nilang magkaroon ng sarili nilang unit. Gusto nilang maging mga operators. Marami din sa mga taga-LGU, again, hindi naman po lahat na mga loko-loko, unfortunately. Sa halip na kaawaan ng kanilang mga constituent, mga taong bumoto sa kanila, yung pang kanilang mga ginigipit. FYI, mga taga-LTFRB, ang jeepney po ay parte na ng ating kultura. As a matter of fact, ang iba, mga taga-ibang bansa, pinupuri po ang ating mga jeepney. At ginagamit po ito bilang tourist attraction sa kanilang lugar. Ipinagmamalaki ang jeepney natin. Pagkatapos, tayo ipipace out natin ng ganun-ganun na lamang. Ang kakapal na mukha nito mga taga-LTFRB. Ang kakapal na mga mukha nitong ilan mga taga-LGU. Hindi nag-iisip. Ang tanging iniisip lamang po nila, Mr. President, ang kanilang bulsa and adding insult to injury. Saan galing, saan manggagaling itong mga jeepney? Galing ng China! Na kung saan, itong mga taong ito, ang hanggang ngayon, even while we speak, ay tuloy-tuloy na inaapi ang ating mga mangingisda. Pagkatapos apiin natin mga ngisda, tutulungan natin sila na para kumita, pagkakitaan ang mga jeepney drivers. Para kumita ang mga INUTIL na mga taga LTFRB. Mr. President, baka marami pa akong masasabi bago ako ma-high blood. Ang sasabihin ko lang, LTFRB, maghunos dili kayo. Dahil kapag hindi, pareho tayong sasabog, believe me or not. Maraming salamat, Mr. President. Thank you.